niyo bro, it's nice to meet you, grabe. Mm. Super. Are you okay? Yeah. Kaya lang naman. Sanay na ako ng ganito. Artista. Artistahin. Bitaw ka ng... I'm very privileged na ning yes mo ani, and then I've been praying before I asked Axl yun, Lord, grabe, and then nag yes siya. So today is a very special day for me as well, kasi kuan siya. I kung pwede i-tell ninyo how God write your love story. Okay. So asa mo mag-start? So paano ba nangyari to lahat? Ako una? Ako, of course. Ako? Hey, ikaw kasi una nag-chat. Oo, diba? Siya yung unang nag-chat. Oo, diba? Bali, hindi siya in-expect na mangyari ba kung paano nag-umpisa. Kasi, wala pa yung time na yun. Wala pa sa time ko na mag-girlfriend or sa next season na mga ganun. Ang kasi is mag-focus ako sa studies kasi gusto ko makagraduate muna bago sunod nung graduate, makabahay, makapag-ipon, mga ganun. Then, pero yung time na yun is wala lang talaga sa akin, parang wala akong may makilala, walang na next level o mga is kaibigan, mga ganun. Walang mag-expect na may panliligo na mangyayari or kasi studies ako noon. Pero fourth may year. Fourth year. Then pagkatapos noon, may OJT ako noon sa Dimyaw, OJT. When was this? Anong mga month ito? November? Oh, November na nasa na kami noon. November ng 2020. Nag-ano kami ng business doon, then OJT. So, stay in kami doon. Then, rotation. Then, may times na tapos na ako sa time ko na mag-rest. 8 hours naman. So, rest na ako. Then, pag-iga. Nag-ano lang ako ba sa Facebook yung mga stories. Mga stories. So, ganun lang. My day. Then, kasi, hindi ko talaga siya na-meet. Kahit isang beses. Okay. We're friends kami. Ang pinakauna na nangyari, bukod yung nagano ako ng mga sa story, yung DC 2020, Discipleship 2020. Lumit kayo nun? Hindi. Okay. Hindi kami nag-meet. Hindi kami nag-meet na, hey, this is blah, 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 ganon. Ang nangyari po kasi at is, kami ni Charles yung nagka-friends. Then sila like sa DC nasa likod kami, nakaupo sila na sa harapan namin ni Charles. Bali yun ba kasi sa kids church siya, ako sa music team. So syempre music talaga ang pagdating sa mga invitation, mga ganun. True. Yun yung ang nangyari, yun nga, hindi kami nagkita. Kung nakita man siguro mga padaan-daan lang. Pero yun nga, yung sa si Charles, yung kaibigan ko, yung nakilala ko talaga kasi sa kids church man siya. So yun, pagkatapos nun, kasi pag mga single ang aanin talaga is, bro, makimingle tayo. Mingle kasi single man tayo, so kailangan makilala natin na yung mga single din or then syempre hindi naman paano kung magkaka and then sa next season, kung hindi ka na ikimingle, yung magic, isang ganun. So, yun ang inanong ko sa kanya, na tara, tayo, nasa Dumaguete man tayo, so, tayo, makimingle tayo sa mga nandun. Pero siya lang yung inaano ko, na makipagmingle, akin, wala. Kaya wala akong, dun ba, makakilala. Para lang makimingle yung kaibigan ko. Nakita ko siya sa DC, snub siya. Very unfriendly. Oh, grobe naman. Kasi wala, hindi mo siya masyadong nag-smile. Kasi wala nga sa ano ko nun dati na mga gano'n. In a relationship or manligaw, mag-pursue. Kasi gusto kong makagraduate talaga. Pero yun, yung times na parabang pinaglalapit na kami. Pero hindi lang kami nagkita.
nagkita pero siguro mga ano lang. Ganun. So, ang nangyari nun, na gano'n yung kaibigan ko na may nakilala siya ng mga ganito. Kasi nga, makipag-mingle. So, may inad siya nakasama sa kids church na sinasabi niya sa akin na ito, ganyan, ito si ano, bro. I go, uy, wow, nice. Magkano. Pero ang ginawa ko para pangasar lang ba? Pangasar lang. Inad ko. Inad ko. Hindi mo so, mabanggit din. Ha? Hindi mo mabanggit din. Alin? Yung sabi ni, ano, ng friend mo, okay, sikreto din. Inad ko rin. Inad ko. So, para pangasar. Wala pang mga, ano, 10 minuto. In-accept agad. So, inano ko sa kanya, bro. In-accept din ako, paano ba yan? So, ano? Well, unahan kita. Siyempre, ano, i-accept kita kasi sister church man. So, my goal is not to be, ano, bitaw, like, dili na ko siya entertain or dili na ko siya i-accept because, kwan, para na ko, if nai opportunity to go to Tagbilaran, at least I have friends na I need someone, I can get hope with someone. So, more good akong kuan, oo nga. Kami na itagatagbilaran, so let's get connected with this and that. Especially nga, ang ako kay, ako ang type sa person nga. If ever na ko'y ma-friend sa Laing Center and then I get to talk with someone, ako i-connect with that. True. If mo ato ka dito. Oo, oo. So, yung anak ko. Tama. So, what do you accept na ko siya? Okay. So, yun, para pangasar ko lang na, uy, in-accept ako bro, paano ba yan? So, yun, para ano lang ba. Pero, hindi ako nag-chat. Okay. Wala. Mga, so February yun, nag-chat lang ako sa kanya, April, kasi birthday niya. Mm-hmm. Happy birthday. Pagka-chat niya na, thank you, wala na. Mm-hmm. 2021 casual. Yun. Casual. Very casual. Mm-hmm. Tapos ang dami ding nag-message sa akin. Okay. Mm-hmm. Kasi single eh, di ba? Mm-hmm. So, pagka ano nun, pagkatapos nun, yun na, yung nag-OJT na ako. Kaya papasok ko yung sa nag-OJT ako. Okay. Yun yung sa my day. Pagka my day, ano lang ako ba? Nakita yung my day ko. Hmm. Nakita yung my day niya, napadaan ba? My day niya na kumakanta siya. Okay. Eh, ang pagkakaalam ko sa kanya, kids church. So, nag-chat ako. Nag-chat talaga ako na. Nag-comment. Uy. Nag-comment ka. Oh, sa story. Kasi, siyempre, sa story, diretso mo yun sa chat. So, pag-comment ko, sabi ko, wala. Marunong ka pala kumanta. Bakit nasa kids church ka? Okay. Gumanon ako. Mm-hmm. Doon na, tuloy-tuloy. Pero, walang... But there was no intention. Wala. Okay. Kasi gusto ko lang malaman. Just friendly. Maroon, ano talaga, ang pinag-usapan namin is kung ilang taon na sa ministry, okay. Naging Christian ka ba na ano, yun na, puro church. Should I add to that? Sige. Then I responded na, actually, I was in, music team for 5 years prior, being in kids ministry for 3 years now, ni anak ko saya atong time. And then, na-miss siya. And then, we get to talk about ministry, we get to talk about processes, sa mga audition and stuff, yung so, purely, our conversation was church thing. Mm-hmm. So, we didn't even ask pa gani mga personal stuff. Wala talaga. As in, wala. Sabi natin 2 p.m. ako nag-chat. Hanggang 8 p.m. puro church lang about ministry ang pinag-uusapan namin. Kaya yun, kumbaga pagkatapos nun is, in-stop ko talaga. In-stop ko na, siya rin naman nag-stop kasi matutulog na siya. Yun yung ipabukas. So, stop kami. Walang ano. Then, ang inaano ko nun, habang nag-chat kami, kasi accountable man ako sa mga, sa past, kay pastor, yung kaibigan ko na, hindi pwede makipag-usap muna sa babae kung walang intention. Yes. No chat talaga. Para hindi maano kung, uy, exactly. Gusto ba ako nito? Ganun. Walang, kumbaga, talagang pinutol ko. Hindi na ako dapat mag-chat kinabukasan. Dapat. Hindi na ako mag-chat. Kasi, hindi muna pwede. Ayoko pa talaga muna. Ayoko rin baka magka-gusto sa akin. Since there was no intention, balak ka na i-stop. I-stop na yan. Okay. So, yun. So, kinabukasan, nag-chat siya. Nag-chat siya. Tapos, ang pa nun, pinapanood na namin yung chinat niya sa akin, yung relationship goal.
yung pina... So yung ganda. I think Michael Todd or I forgot. Basta. So yun, pinapanood na namin yung kaibigan ko. So, yun. Nood kami. Pinapanood na namin yun. So alam ko na kung ano yung meron doon. Yun yung chinat niya. Okay. So it's still English. About... wala talaga mali siya talaga ang chat. Wala. So it's all about church, it's about preaching, ganun-ganun. So ang sabi niya, bro, ano, panoorin mo to, maganda to. Okay. Ako, gusto ko itigil kagad yung chat. Sabi ko, napanood ko na yan simula yung season 1 hanggang 9. Sabi niya, oh wow. Tapos nagano siya na, uy, suggest ka naman kung ano yung ano, gusto mong mapanood ko naman. Ano. Tapos, ano, pagkatapos dun, pinutol ko yung ano, usapan. Kasi maputol ba? Hindi makapagtuloy-tuloy. Yun. Kasi nga, ayokong mag-ano muna. So, yun. Then, pagkatapos nun, may mga, yun nga, baka maano ka. Nag-chat kasi talaga siya. So, pagkatapos nun, wala na naman. Mga siguro, 2 days, mga ganun. Nag-my day ako, na tato. Nag-chat siya. Wala na sa'yo yan. Nag-comment pala. Sa'yo yan? Nag-chat ko? Ganun sa'yo. Kung hindi, sa ano, sa client ng ano, kaibigan ko, na ano, tattoo artist. So yun. Then pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na naman yung usap namin. Okay. So kwentuhan ulit, then dun na. Pagkatapos nun, medyo na ano na yung ano ba, boundary nun. Kaya nangutanan ako niya, anong naa siya o Bohol? Then Tagalog siya. Okay. So natingala ko niya, yung siya nga, so ready ba kuno kung am I ready to listen sa iyang story? Ko nga, okay. So, nagpaabot rapo ko niya. Ang dugaya kay niya, arang taas ali iyang gichat. Like, from Manila to, ano... The story sa iyang life. Siyempre, ayaw mo naman yung parabang ko. Pag ano mo, send. Complete na. Send. So, na-amaze ko sa iyahan ko. Ano, hala, taas ang kay... It's very, ano, lengthy. And then... I didn't expect nga he will be telling me the details sa iyang pag-conversion, even being in Victory Tagbilaran. So I didn't expect na he will be telling me all of those things. And then what I was ano lang is I just wanna know kung how did it started that he became a Christian and be plugged in sa Victory Tagbilaran. So and then when our conversation got deeper, I was shocked because he shared to me his personal prophetic recording. Then I said sa iyaha, isn't it but, too... But that time, there was no intention pa din. Wala pa din. Yeah, okay. It was just a friendly conversation lang din siya. Because ako, I would really say I'm a talkative person. Yes. I love to talk. I love to share lives with people ingana, without putting malice. Uh-huh. So yes. I'm into like that. Gets kita. Yeah. And then I wasn't thinking the other way around sa ihang ginanthink niya. Mupausiya because he doesn't want to awaken love until the time is right. But stuff like that. But there's a good intention as well. Side and side, di ba? So, moto din, naimo ko sa'yo nga, hala, sharing me your personal prophetic misfit recording is too personal. Then, siya nga, personal dahil kayo. Hindi ko kasi alam. Kasi yeah. First time ko yun na ganun ba? And then, ang ako alam po is, the reason why I love conversing with him because, I felt comfortable. So, I would really say nga, talking with him is na-sense plus it's godly na conversation. So, there's no harm sa mo conversation. So, I wanna have a friendship. Ano ba? Friendship lang. Wala ikuan. May ikuan na ni ngana. Wala dyan ko igibutang amin ni ngana. And then, moto din, we get to exchange conversation nga. It lasted for, 1 week, diba? One week. Oo, 1 week. And then, purely, friendship conversation ragyod. Ngana. And then, I didn't think nga kanang he would be in a position nga nag-struggle na rin siya. Because
ano raman, healthy raman among conversation. And then, mo to, ni-share mo siya yung prophetic. Niyong pumunga, oh, kani ako ang prophetic, ano po, niya, na ni-share na lang ko. And then, so, go ahead, man. So, yun. So, while you're texting, ikaw, iba na yung, was there a feeling na? Siguro, ano, sa, hindi pa siya yung feeling na masasabi ko eh. Kasi nga gusto ko ihinto, okay. Na, pero nagtutuloy ba? Na bakit tuloy-tuloy na then sobrang gaan ba na ang dami ng pagkakaparehas namin. Yes, sobrang dami ng pagkakaparehas kasi laking church din then maaging nasa ministry kagad, music din siya. I grow up sa church din. Then ang gusto namin is laging nasa church ba na makapag-serve involve, na hindi kumbaga hindi burden sa amin pagkaano sa church na kasi ang ano namin is to serve talaga. Kaya doon ako na ano na bakit parang ang tagal ko na siyang kilala. Doon ako nag-struggle. Yeah, I also have the same feelings. Wow. Na first bomb 1 week pa lang tapos ang usapan namin parang gets na namin isa't isa ba? Na saan ko ba 'to nakilala na gano'n na bakit na gusto kong itigil yung usapan pero Lord bakit gano'n? It's so comfortable ba? The conversation is so comfortable. Na walang ano talaga about, syempre dumating na rin yung point na about love life na. Kasi nga, syempre, maano mo kung anong ginawa sa iyo ni God noon, nung times na magano ka sa mga love life na yun. Then na kwento niya, matagal na pala siyang single. Then, I asked him, how long na siya nga single? He said, 7 years. 7 years. And then I was also 7 years single. But in between of that, I have a lot of ano ko, courtship on suitors and gana. But then it didn't last long because God would really say no. Sa akin, wala akong niligawan sa 7 years na yun. Meron man pero hindi tumuloy. Kumbaga siguro hindi siya yung parabang tinuloy ko na. Kasi hindi pa ako ano sigurado talaga. Then yun. Pagkatapos nun, syempre, yung time na yun na naligaw ako, tas ano, parang hindi nagtutuloy, dahil nasaktan pa ako. Pagkatapos nun, hindi na talaga ako. Siguro, wala na. Mag-ano muna ako? Ano muna? Sarili muna ba na makabalik ulit ng pag-aaral, makagraduate, magkaroon ng bahay, ano, maganda na trabaho, ganun. Nag-stick talaga ako. Dun may times na may darating, pero ano lang, pagka andyan, ayoko. Hindi darating sa ano ba, siguro chat. Doon kaya ako tumigil sa pag-chat dahil sa ganun. Kasi may mga ano nga na, maano talaga. Kasi words man ang babae. Yes, true. Kaya tumigil ako. Then, sinasaway na rin talaga ako na wag. So, kasi yung 7 years na yun is, ano man talaga, trabaho, then school. Bahay, wala pa sa school noon. Ano lang, hanggang sa makaano ulit ng school, bahay, ano lang. Then, kaya hindi ko in-expect na darating siya sa ganun. Na nasa gitna pa ako ng school. Na inaano ko na graduate muna, gusto kong graduate. Kasi alam ko yung feeling na hindi nakagraduate. And then it's just amazing because I can relate with him because I also allowed myself to finish college by working student. Which is yun yung ginagawa niya. That he's actually ano, letting himself finish college on his own. So, like, hala, very relatable because I'm also, ano, I came from there po. Nga, hala, very so it's just amazing and ano ba, it's good na I even advise sa iya ha kasi I know nga he doesn't want to be in a relationship. That's what I know, so wala gyud ko gibutang nga meaning. And then aside from that, I even called you Dong. I call him Dong because there's friendship na. Mag-1 week pa lang. Nangyari na friendship. I call him Dong because he's also younger. Okay. And then, ano, then I even shared sa iya ha, na nag-person ako nga si man. And then, I begin to ask sa perspective sa men. Sa iya ha.
Hinga na. And then, mato, and then such a time nga, our conversation was very good and it's very, ano good nga, kanang, I would really say nga, ano nga, I want to have friends like this and then I want to stick with this nga, nga, mga people because healthy conversation. Hinga na. And then, okay. When was the time, man? November, no? So, ano yung time na parang, this is not just friendship. Ano? Ako, siya. Ako. Siya. Siya na pala yun. So, the next year na na? Hindi. Hindi pa. 1 week pa lang kasi yun. Oo. Oh, sa ganun na kahaba, 1 week pa lang yun. Oh, pero ang dami na namin pinag-usapan sa 1 week namin ano, pag-exchange ng conversation. Mm. So, pagkatapos nun, siya, so accountable man ako kay Pastor. Pagka Saturday ata yun, o Sunday. Sunday so, that week. So, kung Monday week. Kami, parang wala pang ano, isang linggo ata yun. Pero Sunday, dun na, nag-ano na ako na mag-dinner. Una, lunch o ano. Sa church lang muna, kwentuhan. Hanggang sa, kukwentuhan muna kami pagkatapos ng church. Hanggang sa nag-open na ako na ganun, na sabi ko, yun nga na kilala mo si ano, Bukani pa, si mga ganyan. Then kasi kamag-anak niya pala, malayo na nakamag-anak niya. Then yun, pintuan na pagkana nun, pa-dinner na, na habang yung tumapa kami sa ganun, na ganun na, yung kwentuhan na talaga, na totoohang kwentuhan, ano na talaga, deep na. So sa dinner na yun, yun nga na, yun na ayun, gusto kong itigil yung pag-chat-chat sa kanya kasi ano na, masyado nang malalim. Then ayoko rin na mapaasa siya or ako naman yung umasa, mga ganun. Para matigil ba? Then, yun, advice na sila na ano lang, sige ikaw, kung ano, itigil mo kasi syempre makakaano ka rin ng feelings ng babae. So yun, pero pagdating na nung tapos na ng dinner namin, lumabas pa, ano pa kami, umalis. Para mag-coffee or ano, then saglit lang yun kasi pasarado na alas 9. Sa labas kami nag-ano, nag-usap tungkol sa akin lang. Lima kami? Ako lang. Ang inaano nila. Na kasi botong-boto si Pastor sa kanya. Kasi inaano na, grabe yan siya sa ano, sa church na sa lahat, halos lahat ng mga tawag doon, mga klase. Andyan talaga siya. Mag-ano siya din. Sobrang active. So ako naman na, sige, wow. Oh, talaga. Talagang ano. Then, dumating na yung time na, ito bro, para matapos na usapan natin at makauwi na tayo. Dahil hindi mo pa rin na ano talaga. Oo. Gusto mo ba siya? Yun na, para matapos na ang usapan. Sabi ko talaga, hindi naman ako may pagkwentuhan ng ganito kung hindi ko siya gusto. Yeah, exactly. And kung hindi mo siya gusto, nag-stop ka na. Mm. Then the fact na nag-continue yung chatting, nag-chat kayo, iba yun, di ba? Yun yung sinabi ko kasi, sinabi. Yun nga, na gusto ko siya. Kaso, nag-aaral pa. Nag-aaral pa ako. But graduating, Kaya, say ko, paano? Itutuloy ko pa rin ba o hindi? Kasi nga, gusto ko gumagawit pa. Okay. So, yun yung ano. So, ang sinabi nila, ito na lang. Magano ka na, pray ka kay God. Usapin mo si God. Ano yung word niya? Word niya. Clarity. Tsaka, ano ba yung isa, ano, pagkatapos ng clarity is peace. So, word, clarity, and peace. Yun talaga. Yeah, specific na prayer daw. Talaga. Pagkatapos nun, uwi kami. Kanya-kanya na uwi. Pero ako, hindi pa ako ano talaga. Kasi, yun na, naglabasan na talaga eh. Na gusto ko talaga siya. Yeah. Na hindi lang yung parang gusto kong putulin. So, pagka-uwi, diretso ko ano, pagka ano na sa higaan, pray talaga ako na ano, talagang naiyak ako kasi na naipit ako sa gitna ba na gusto kong graduate at saka
dumating siya ng parang ambilis. There na was a sudden change. For one week, oh, mm-hmm. na focus ako sa school nun, tapos shifting. Biglang ganun na ang, parang naano yung biglang plano ko ba? Parang interrupt. Nag-shift yung plan eh. Grabe. Biruin mo, hindi pa ako graduate, wala pa akong bahay, wala pa akong lupa, wala pa akong trabaho. And that was your plan. Oo. Oh. Kaya, diba? Kaya parang bang may ano ba na nagugulo? Na syempre pride mo man ikaw man nagano na mga ganun maplano mo pero biglang papasok yung ganun na parang sa last mo yun eh yung relationship sa plano mm-hmm. ang nangyayari parang napapauna mm-hmm. na dapat i-graduate ano mm-hmm. At trabaho bahay relationship nakaset na eh nakaset na sa'yo. Ang nangyayari sumisiksik ba paunahan so yun pray ako. Nagano talaga ako na quiet Lord, time. Oh, quiet time talaga. Bali hindi pa ako magka-quiet time noon. Nagpray lang talaga muna ako kasi hindi ano nang ano ko nang labag pa siya. Labag pa sa akin ba na ano. Pero gusto ko lang mag-argue yung sa kanya and sa plan ni Lord. So inano ko talaga noon. Bakit ganun Lord? Kung sa akin lang ayoko pa. Mm. Sobra pang aga kung sa akin. Pero kung will mo siya bigyan mo ako word. Mm. Para bang nakipag, wow, itatwist mo yung ano niya. Bigyan mo ako word. Para kung ano man yung sabihin mo, dun ako. Okay. Mm. So yun talaga, iniyak ko talaga yun na, ayoko nang ano, nang ganito nararamdaman na para bang naiipit ako sa sarili ko lang din. Ako lang din kasi yun. Kasalanan ko lang din talaga yun. Pero yun, dun na, pagkatapos ng prayer na yun, bukas ako ng word. Andun yung word. May binigay si God na word sa John 15. 1 to 17. Mm. Mm. Basta about sa disciples yun ba? Mm. Yung disciples. Last. Yung nga, yung sa branch, yung nagbe-bear fruit, di ba? Maganon. Then, love one another. Pinakalast ng, ayun nga, yung sa ano na yun, pinakalast sa 17. Ano na? Love each other. Mm. Love each other ba yun? Mm. Oh. Tama. Teka, ano natin? Sige. I have to look. 17. Can I check yan? Mm. NLT siya. Sige. Command niya yun. John 15, 17. Ayun, tama. Mm-hmm. Ang sabi sa 17, this is my command. Mm-hmm. Love each other. These things, sa ESV, these things mm-hmm. I command you so that you will love one another. Mm-hmm. Okay. Yun yung ano niya talaga, na word. Okay. Sa akin, hindi pa ako ano. Hindi ka pa kumbinsado. Hindi pa. Mm-hmm. Hindi ako kumbinsado. Tapos sabi ko, sure ka? Lord. Wow. Sure ka? Word mo to? Word mo to? Baka na time yan lang, Lord. Oo, na ano ko lang na magbukas ako ng ganun. Tinan ako talaga na ganun. Sure ba? Pero maya-maya, pumasok na sa akin. Word man talaga to ni God. Mm-hmm. Word man talaga niya. Pagkatapos na, natauhan ako. Chinat ko kagad sila, pastor, at saka yung kaibigan ko. Ito yung word. Kung kailan araw na yun, yung pa yung word na ano. Pero ayoko manigurado na ganun yun talaga. Mm-hmm. Iinan ako sa kanila mm-hmm. na ganun. Na ito yung word, pinasok ko agad. Kumbaga, mm-hmm. nawala yung emosyon ko ba? Mm-hmm. Nagulat na lang ako ba na ganun? So, parang may peace din pagkatapos mm-hmm. nun. Hindi yung parabang goal na gano'n ako. Mm-hmm. Yun. So, ang nangyari lang, nag-chat si pastor na kung yan ang word, ano? So, obey ka? Obey? Or, hindi? Pero sa akin, wala pa. Kasi, ano eh, kumbaga, ang bilis naman ng sagot. Hmm. Kaya, okay. Shock lang ako. Ha? Ito kagad yung sagot? So, okay. Gusto ko pang i-ano kung ano yung word na yun. Gusto mo talaga i-sure. Oo, i-sure. Sure na siya eh, kasi word ni Lord. Oh. Pero gusto mo ba talagang i-sure? I-sure. Okay. Sa mga ano ko talaga, kaibigan na sa church. It's good. Oh, kasi mamaya, baka sa akin lang ito. Sinabi. Niya.
Ay, ito mo yung sinabi, so, ah, ligawan mo na siya. Hindi. Yun, nashock ako na parang huminto na, ha? Love each other? So, magano, ulit ako ng pang sure. Then, ang sinabi pa nun ni Pastor is, so, yan na ang word. Ang anuhin mo naman, clarity. Clarity. So, pagka ano nun, kinabukasan, hindi dapat din ako mag-chat sa kanya. Bigla siyang nag-chat. Oo. Chat din ako. Then, para bang nasasayangan din ako ba sa conversation namin na sobrang healthy na conversation. Then, pero, yun na nga. Ang inano sa akin is yung word na yun. Pero, ano, ang ano ko lang, chat lang kami. Pero, hindi na muna masyado. Then, healthy. Hanggang Thursday. Monday to Thursday, healthy. Gusto mong i-ano ko, add ko yun. Mm. Oh, okay. Kaya ano din siya, parang hesitant din siya siguro. I don't know if hesitant ka din. Oh, hesitant kasi ako. Kasi may nangliligaw sa akin din at that time na yung seaman. Oh, pero ano siya, bigla na lang it's not anymore clear. And then, I even actually confronted that person. Where is this heading? Because we are already talking, calling for 3 months. And then suddenly, it's like I'm being ghosted. you know, what's the ghosting of men? Like that. And then, yun, ninarify ko, kinonfront ko, and sinabi ko na, saan ba ito papunta? So, sabi niya, hindi ko alam. Patay. Wow, hindi mo alam. And then, I'm already giving time. I'm already investing siguro a little bit. And then, I'm already like sharing my life as well. And then, you will tell me na, ano, wala pala itong patutunguhan. Hindi mo pala alam kung saan ito papunta. So, hindi daw niya alam. If that's the case, then we should stop this because I don't want to waste my time. And then, I don't want to invest as well. Especially if ever it's uncertain. And then, you're the man, you will take the lead. And then, I stop. And then, I even chika. And then, he even prayed for me. He prayed for me. And then, for me, I was sad then with that because 3 months magod niya to nag-exchange conversation with that person and then calling and then I know it was also an effort on his side because he's spending dollar just to call me busy like that and then while on the sea and then sa iyahal eh good news day to ang makuha kuan nga akong gi-confront then akong gi-ngamag may pumundang tao eh because ano this is not the one that I wanted na walay clarity. So, I'm a person nga I'm actually every time there would someone court me, I will always ask, is this leading to marriage? So, I'm very particular with that. And then, he told me na he's not sure. So, So, I'm a little bit hurt, pero at the same time, since I'm not fully invested and I know my worth, and I know what God wants as well for me. He doesn't want me disposable relationship. So I really decided na I will stop this. And then at the same time, I was reading a book of Joe San Diego, if I'm not mistaken. Hatong right here waiting. And then telling me na if you're dreaming beautiful things with that man, it could be an idolatry. I was already doing that. I was already dreaming like that. And then, that's why when I was having conversation with him, it was a healthy one. So, siya akong gi-storyahan nga muni in tabu and then naglagot ko and then I was frustrated nga yung ani ang person niya akong nakatalk to and then it's not actually leading to where should supposedly courtship or whatever it is. Padulong. But wala mo deklaro, so I have to stop this because or else I will be the one who will get frustrated and then it would look like I'm the one who's pursuing him and I don't want that to happen. So I decided to stop it and then Mahal, you wanna add? Mm.
Pagkatapos nun, so magko-call siya Wednesday yun. Mag-call siya. So sa akin, hindi siya ano, hindi siya normal na babae magko-call. Nicole ko because I was so frustrated with what happened. Michigan ko niya. Okay. Because so, for me, friends naman me. So yung conversation niyo, wala pa yung call-call? Wala, chat lang yun. Wala, yung chat. Oo. So, nakakaano sa, na ano, na... Nashock siya. Magkukul? Nabahan ka. Kasi, hindi man ako mag, ano sa ganun ba, na babae magkukul sa akin. Or hindi talaga ako mahilig mag-call. Chat lang. So, yun ang nangyari. Ang ano ko, pagkasabi niya na magkukul siya, nag-ano ko agad ako kala pastor na magko-call. So, kasi sa akin, ang inaano ko is kung ano yung ano sa akin, clarity. Kasi word then clarity. So, yun. Wala akong inaano kung ano yung isasabihin niya. So, edi nag-okay ako. Sige, call. Okay. Pagka-call. Nag-vent na. Out lang pala ako. Yung pag-vent out niya sa akin, iba na. Okay. Na bakit ako yung gusto niya sabihin ng ganun? So, ang nangyari, ako, nakikinig lang ako. Nakikinig lang. Kinikinig lang ako sa kanya. Then, nung nag-ano na siya na bakit, anong masasabi ko sa lalaki at saka sa kanya, ang sinabi ko lang, wala akong pwedeng sabihin. Kasi, hindi ko kilala yung lalaki. Hindi ko pwedeng sabihin na ito dapat ginawa niya or dapat ganito ganyan. Kasi, hindi ko kilala yung lalaki. Hindi ko kilala. So, anong right ko para sabihin ko, ano ba yan? Bakit siya ganyan? Wednesday. That was Wednesday. Middle of the week. So, yun. Hindi ako, ay, ano na sa akin, tawag dyan. So, wala ka din answer anything? Answer na yun sa'yo. Walang anything na advice, wala. Wala akong advice. So, pinag-pray na lang niya ako. So, ipapag-pray na lang kita. Kasi wala talaga akong masasabing, hindi ako pwede maging judge. Pangit man din kasi yung magsasabi ka and then... Nang hindi mo kilala yung tao. So, wala. Ang inano ko is, ipag-pray siya. Pinag-pray ko na lang siya din yung lalaki. Na yun. Pero sa akin, clarity na yun. Yes. Clarity na sa akin. True. Kasi, ang ano is, syempre, may naniligaw. Ayoko man na manligaw ako na habang may naniligaw. Yes. Diba? So, nagulat ako na sabi, i-stop niya na. Sa akin, seryoso? Sige na pala. Seryoso, i-stop? Na, para bang may ano na, ito na yun. Clarity na... It was orchestrated talaga. Because, hindi mo alam ni Fani na ganyan yung nararamdaman mo na, wala pa siya, siyang alam kasi wala akong sinasabi na ano na magli-lead sa doon. True. Grabe. So yun, na pag ano ko nun, pagka ano nun, so ang hinahanap ko na lang peace kasi wala nang peace sa akin pagkatapos nun. Pagka ano ko na yun, may clarity. Ano ko na makapagligaw kasi wala naman nang ligaw. So, ako wala ng peace, nang say ko wala. At ganun, so, kailan ako maliliga? Yung mga ganun ba? Kasi, ano na eh, next, so ang ano nun is, sinabi ko kay Pastor, so ang ano na lang is, maano ko, peace, peace sa akin. Iba man ang ginawa kong peace. Ano man? Iba. Ang ginawa kong peace nun, pagkatapos yun na ano, pagka-Webes, last chat namin. Last chat. So last kasi chat. Sabi man niya, pag Saturday, Sunday, wala kaming chat. Oh, okay. Because ministry time. Which is, I also agree because I'm also a ministry person. So, yun. Pagka Thursday, last na chat namin, then, sa akin, kasi ang akala kong peace, yung peace na walang ano, walang usapan, walang ano na dapat, peace na ano. Yun ang pagkakaano ko sa peace. Para bang okay ka lang na ano. Hinuto ko yung ano, chat, na okay kami. Okay kami. Wala akong sinabi sa kanya na ihihinto ko yung chat. Okay lang yung ano, conversation. So, hinto ko nung ano, hindi ako nag-chat ng Thursday, ng Friday, tsaka Saturday. Nag-chat kasi, Friday, peace man, peace.
pala siya peace. Lalo kung na ano. Ano, parang may something missing, gano'n. Oo. Lalo kung na ano pala. Wala siya peace pala. Nakwento mo yun sa amin. Pagka-Saturday, ano, practice yun para sa music team. Nagsabi ako sa dalawang kaibigan, sila Charles tsaka si Chloe, sabi ko, hindi muna ako nag-chat sa kanya, kasi yun nga, kasi ito, ano na sigat ng, ano, word, tapos clarity, then syempre, wala, sa ngayon wala pa talaga akong peace, kasi ang bilis ng pangyayari. Magto 2 weeks pa lang. Magto 2 weeks pa lang tapos so ano na ako? Para bang ano, next na Lord magano? Mag-lay down na ako. So tinigil ko yung chat ko. Ginano ko sila. Tinigil ko. Sabi ni Chloe yung ano, babae ko na kaibigan. Kung ako yung babae, baka ako ginanyan mo. Tapos okay yung conversation natin, tapos hindi ka mag-chat. Masaktan ako. Bakit ganun? Wala naman akong ginawang masama. Sa akin, sampal. Sampal siya sa akin na, ano, anuhin mo, ayusin mo. Kasi, hindi ko kasi siya nireplyan din. May chat siya na hindi ako nagreply. Kung nasin mo? Hindi. Hindi ko sinin. Hindi ko talaga ano. Pero hindi siya normal na hindi ko isin. Kasi, sinisin ko talaga. So, yun. Ang ano niya, ang sinabi lang, pero may sinabi ring word si ano si Charles noon na nakapagano sa akin na peace talaga. Nakalimutan ko lang yung sinabi niya pero talagang ano ko na wow. Sa Devo pala ng music team. Doon na nagkaano sa akin na wow, na ano ko na ano. Basta ano siya na nagkaroon sa akin ng peace. Nakalimutan ko lang talaga yung verse. Kaya ko rin nasabi sa kanila na tinigil ko yung chat. Hindi niya nasabi nila. So, yun ang sinabi niya. Tungo sa iyo. Kumagana siya. Mag-lay down ka na. Bukas. Sunday. Oo. Mag-lay down ka na. So, naano ko talaga na, sige, lalaki sige. Man ako. Sige, mag-lay down ako. Mag-lay down ako. Sige, ano natin na mag-lay down ako. Yun na talaga na mag-lay down. Kasi, yun nga, pagkano, may mga tumulong kung paano ako mag-lay down. Bigay ng account na para hindi maputol. Kasi ang Zoom is 40 minutes, diba? Inanuhan ako ng account na ganito. Papahiram namin sa inyo para sa pag-lay down mo. Kasi excited din sila. Mga ganyan. So, pagkaano nun? Kailan mo siya chinat? Pagkatapos na... Sunday po. Hindi kita Sunday chinat. Saturday ko siya chinat. Saturday gabi. Gabi. Sinabi ko lang sa kanya. Saturday yun? Okay. Sinabi ko sa kanya, okay lang ba, no? Makipag-usap sa akin? Ay, usap tayo bukas. Mga siguro pagkatapos ng church nyo, mga anong oras mo matapos sa church nyo? Sabi niya, 7 p.m. Asay ko, sige. See you bukas. Akala niya, chat lang na usap. See you bukas, ang sinabi ko. Hindi. Anong feel mo doon? Hindi. Of course, bigla ka siya, di ba? Because we have established a conversation na hindi kami mag-usap Saturday, Sunday. Uh-oh. So, it was really perfectly fine with me. It's okay with me. So, I wasn't looking for any explanation why hindi siya nag-chat nung ano, ilang araw. Wala talaga. Then, okay. For me, ano din siguro, like, I know he is also, like, somehow, careful din siya na hindi niya ako ma-defraud. Lalo na nagko-conversation kami, tas ano, like, he might be protecting me, that's why nagle-lesson siya. So, gets ko naman yun. Okay. Oo, lalo na, ano, like, for me, I also see him respecting emotional purity sa babae. So, which is, okay lang talaga sa akin. Then, yun, bigla siyang nag-chat, tas sinabi niya na makikipag-usap siya. So, ako, okay, go. There's no clue. No problem. Yun lang sinabi ko. Wala clue na. Anong sabihin niya? Wala. Sabi niya lang, mag-usap daw kami. Kung okay, wala yung problem. Yan, narapod ko. And then, Sunday game. Yun. Go. Sunday. So, sinabi ko muna kay, ano, Pastor na, ngayong pagkatapos ng church, mag
nagli-lay down na ako. Gulat siya. Wow, nice! Nice para sa kanya. Kala niya, oh, ang seryoso ka, parang ganun. Hindi. Nice! Wow! Sige, sama ako. With all support. Grabe. Sama siya. Amazing. Para, grabe yung support nila. Sinuportahan talaga nila. Grabe yung support. Sobrang grabe. Sumama si Pastor, yung dalawang kaibigan. Pinahirap mo ako ng account para makapag-usap kami ng maayos. Tapos, yun na. Pagdating na ng mga 6, nag-chat na ako. Hindi, nag-chat na ako. Kinakabahan ako. Okay. Hindi kaya madaling mag-ano, mag-lay down. Especially that it's pure. Hmm. Kaya, yun. So, inanong ko siya na ito yung... Nagulat siya kasi Zoom yung sinend ko. True! I was actually shocked, ate, because I didn't expect that he will be sending me a Zoom link. So, this was my mindset. Oh no! Zoom! So, I was thinking, hala, ano yung nagawa naming kasalanan na kailangan namin mag-Zoom? And then, pag-enter ko sa Zoom, Victory Tagbilaran. Okay. So I was thinking, papagalitan. Oh no, papagalitan kami ni Pastor JD. Yun yung nasa mindset ko. Okay. Kasi ba't kami mag-zoom? Kasi hindi man kami nag-ano, kahit busy, wala. Wala. So, there was really something that we had talk about na mali siguro. So, nakailangan ng intervention ni Pastor. So, yun yung nasa mindset ko, te. Wala yung lay down. Wala, yun. So, yun yung ano ko. Tapos, na-shock ako. Pagpasok ko sa Zoom, siya lang man mag-isa. Ako lang mag-isa. Oo, tapos first time ko siyang makita din. Bakit? Nausap lang kayo sa phone nun. Wala. Okay. Walang ano. First time namin magkita. Okay. Doon na yung first time namin magkita. Bukod pa yung mga sa Facebook kasi hindi naman talaga ano. Na hindi man gumagalaw. So, okay, mas okay yung ano na ano. Pagka, ako kabado na. Pero, hindi, sanay man din talaga ako makipag-usap ng seryoso talaga, na walang lokohan na ano. So, ano, usap kami, hello, kumusta? Kumusta man sa ano kanina, sa service, mga ganun na. Pero, yung mga kasama ko, kinakabahan para sa akin. Siyempre, mag-lay down eh. Kinakabahan sila. Tahimik talaga sila, na nakatingin lang sa akin. Tapos, headset. Headset lang talaga. So, wala silang narinig. Ikaw lang narinig nila. Noong una, tawanan pa. Tapos, natutuwa sila. Katabi ko, hindi naman nakikita sa ano. Masaya pa sila. Tapos, wow, galing na ano sila. Tapos, ano, tawanan lang kami ng tawanan. Pagkasabi ko na, actually, kaya ako nagpa-zoom or makipag-usap sa'yo. Kasi, gusto ko mag-lay down ng intention. Sabi ko, gusto kita. Tapos tinawanan ko siya. Tinawanan niya ako. Tinawanan ko siya. Seryoso ba? Tinawanan ko siya kasi nakwento man niya na hindi pa niya priority. Mga ganun. Kaya diba dinudong ko siya para may ano talaga na I'm ate. And then I was even advising him mga ano, Sira, it will come at the right time. Mga ganun. So I was ate to him. Alam mo na yung line mo. Alam mo na yung limit mo. Okay. So yun, tinawanan niya ako. Tapos habang tumatawa siya, ako parabang nagulat na sila. Nagulat sila yung ano, wala ka silang narinig. Ako, hindi na ako tumatawa. Okay. Hindi na ako tumatawa kasi siya na yung nagsasalita. Nagano lang ako sa laptop. Sila, kinabahan na. Baka busted ako. Okay. Kinabahan talaga daw sila. Ano nangyayari? Then, si Pastor. I even questioned him, are you sure about this? Like, I mean, Dumaguete and you're from Tagbilaran. Do you want to really, ano? Like, I really questioned his, ano ba? Kasi like, seryoso talaga siya. Kung maanahin pa, kung sa in a relationship, ayaw nila na magkahiwalay. Yes. Diba? Sa amin, magkahiwalay. Hindi pa nagkikita ng personal. So, parang, ha? It's a pandemic eh. So, at saka pandemic pa. Pandemic. So, paano mangyayari yun? Na ano yun, long distance agad yung nangyari. Then ako, ang ano ko talaga is, yun nga na, kung bakit
inano ko rin na ganun. Shinare niya yung word ni God sa kanya. Hmm, shinare ko sa kanya na ano, kung bakit gusto ko mag-lay down kasi ito sinabi ni God sa akin. Ito yung sabi niya sa akin, ito yung word niya. Then, ang ano ko is gusto kong mag-obey. Na kung sa akin man, parang imposible kasi hindi pa tayo nakikita. Hindi pa kita nakikita ng personal. Then, magkalayo pa tayo. Paano mangyayari na ano, na kasama tayo na, di ba, pag in a relationship, kailangan magkasama talaga. And then courtship, dapat courtship. Mas mabuti physical ka na And then unsure pa kayo when kayo magkikita. Kasi sa pandemic. True. So, yun. So, yun yung ano ko sa kanya. Then, pagkaano nga yun, yun nga, na ano na yung mga kasama ko, na, la. Sabi niya din, ano, take your time. Parang ang inaano, nila, iko-comfort nila ako. Kasi nga, baka busted nga daw. Then, I think they're also thinking that, especially na, di ba, alam mo naman na maraming nag-court sa akin prior. Then, pero sabi ni God, no. And then sabi niya, sige, pag-pray mo muna, huwag ka mong sumagot agad, ganun-ganun. Tapos, okay, so tinatawanan ko lang siya the whole Zoom. Tumatawa ako kasi sa Pero yung heart, ano na feel mo nun? I was actually flattered. I was flattered and then at the same time, I was happy. I have peace when he was actually telling me that. Okay. And gusto ko na sana sumagot. Okay. At that time. Sige. Pinawat ko pa ng bukas kasi gusto ko muna ng another confirmation from God. I want to seek God about it. Then siya, sige. Tapos na-end yung Zoom namin. Hindi pa na-end. Ah, sige. Pagka ano nun, so nung natapos na yung pag-uusap namin na ano niya na daw na mag-ano pa siya ng word kay God o pagpe-pray pa niya. Doon ako nakahinga ng malalim. Pinapasok ko lahat. Pinapasok ko sila. Say ko, actually, hindi ako mag-isa dito. May kasama ako pagka ano, hello! Gulat siya. Nagulat ako. Kasi ayokong ano ba na ako lang. Mas gusto ko may nakita na ba, witness na genuine yung sinasabi ko. Na hindi ako nagsisinungaling. So, yun. Nag-end yung Zoom. Then, hindi kami nag-usap after that. Hindi kami nag-usap after that. Then, what did you do? So, what I did is, I wasn't able to sleep. Ay, seryoso. Ako, nakatulog ako. Kasi tapos ka na eh. Tapos na eh. So, whole night akong gising. So, what I was just doing is, I was just reading the Word of God. And everything that I was reading didn't make sense until I realized something. Na, I need second confirmation po kasi. Okay. I need second confirmation. So, di ba nag-ano siya, Jan 15 yung word. From God, the first week na nag-ask siya kay God. Actually, it's just so funny. That was also the word of God sa akin. That weekend. Goosebumps. That weekend that I even have it as an encouragement sa kids' church devotion. So, like... Seven. Same verse. And then, I was even laughing kasi... Sinasabi niya yon na sinabi na ni God sa akin ahead of time. Wow. Because I began to Lord, during that time na nag-uusap pa lang kami, it's just so comfortable na parang kakilala ko na siya, matagal na, but bago pa lang kami nag-uusap. And then that weekend, I had my quiet time, and then that was the word of God sa akin. Yes. Lord, hindi naman Valentine's Day. Pero I use that as an encouragement. But that, that verse na sinabi niya na yun yung word ni God, doon ako natawa. Kasi, as in, Lord, same kami ng word that week. Kasi tas, hindi niya alam, di ba? Tapos, natawa ako, and then, sige, hindi ako nakatulog. And then, nag-ano pa ako ng second confirmation from God. All of the verses, all of the books that I've read, it didn't sense until one such verse makes sense. Na somewhere sa Psalms. Nakalimutan ko yung verse, but I'll go and check on it. Sinabi dun sa verse na, rejoice.
God rejoiced to those homes He loved. Wow. And then, surely Lord. And then, so that was, when I read that, it's just so comforting, and it's just so Lord, maana jani, is this the one? Because, diba, if I'm going to have exchange conversation, I had conversation na before with a lot of men, and then somewhat naroon. Naasot nagbilaran, and then ako sa so na yung gihapon. And then, moto, when that thing happened, I told him, tomorrow agad. Pagka morning, no? Hindi, afternoon. Ay, afternoon na yun. Oo, kasi nakatulog. Hindi, morning. Ako man yung morning. Hindi na ako nakatulog kasi. So, sinabihan ko sa kanya yung verse na yon. Sinabi ko na ito yung word ni God sa akin. And then during the time na nag-exchange conversation, I also have myself accountable with people. Na I'm exchanging conversation with this person and then kinikilig sila. Why are you kinikilig? Then define the relationship, mga ganon, mga DTR, I think it would be better, it should come from him. And then, I will not assume unless stated. Yun lang sinabi ko. So, yun. Tapos, siya man, nag-lead on man siya. So, it was confirmed. And then, yun. And then, when that, I told him na, it's a yes, na I will say yes to courtship with you. Oo. Courtship pa yun. I say yes to courtship. Yes. So, yun, nag-start kami na mag-usap and we established our conversation would be through call and then VC, and then we agreed na we will do everyday devo, na may book kami na one chapter a day na babasahin na kami sabay. One chapter a day? One chapter. Hindi. One chapter a day. Book? Book. Sa Bible ba? Sa Bible. Akala ko yung book na, no? One chapter a day kami. Tapos nag-uusap kami about it. And then... The whole courtship. The whole everyday. Dinagdagan pa namin na magbasa kami ng book. Once a week. Which, we read the book na, Say Hello to Courtship by Joshua Harris. So, we read that together. And... we converse about it and so that we would also somehow have a guide if the courtship that we're into is really what God wants for us. And then nag-establishing kami kung ano yung weakness niya, yung weakness ko, ayun yung strength niya, ano yung strength ko. Love language. Nagkilala talaga kami and we get to know each other more. And then, when nalaman ko na ganito siya, ganito din ako, then he was serenading me even though virtual, And then he even sent me flowers on Valentine's Day last year. So yung mga tao kinikilig na. Yun din ako na hindi lang about sa amin ba kasi yung mga tao din mismo na nakapalibot sa amin is alam nila. Pero mga pili lang. Pero pag nung nalaman nila, grabe. That's why I'm crying because I saw Axl Mongol sa journey kailang amihang pag ang yung devo, ang yung prayer, ang yung pag doon lang pastor reading ang magpamento. Kaya pero nga na it's something that not all men are doing when they want to court someone. Ano ba? And then na si God to, so that's why grabe ang around goosebumps everywhere. So fast forward, I decided to say yes to him because he was doing all of the things that I didn't ask, that I prayed for to God.
And then, i-share ko na may ano ko. May checklist ako. Wow. May checklist. Itatanong ko sana yan dito. That it's covered na. Everything is covered. Okay. Hindi kasama dun sa checklist niya yung pogi. Hindi ako pumasa dun. I-share ko po yung ano, checklist ko. Like, this checklist is just so specific because I prayed for this way back, ano pa, March 2014. Oy. Oo. Ay, Lord. Like, ano, like, it was actually my checklist, ano, after I, ano, I end up a 2 years and a half relationship. After that? After that, I was single na. And then, I really, ano kay God na, if ever I enter relationship again, I would say yes to that man and say yes also to marriage. Mm-hmm. So, saying yes in courtship is saying yes to marriage sa anang a person. Mm, may dadagdag ako. Yung sa pag-lay down ko nun, ang inano ko talaga na hindi ako, ang sinabi ko kasi talaga sa kanya. Sabi nga ba? Sige. Baka sumakto dyan. Baka yun. Ang ano, na yung sa lay down ko pa lang, sabi ko na itong pag lay down ko is papunta talaga to ng ano, ng marriage. Hindi ako nag-ano na para lang maglokohan. Yun ang sinabi ko talaga na clear ba na hindi ko clear gagawin to na para sa boyfriend or girlfriend lang. Ang ano ko dito is goal ko is ikasal tayo. Wow. Ayokong makipaglokohan. Sasabihin ko yung ano na ito talaga. Kasi nagantay din ako. Oh, pinantay talaga ako na hindi okay sa akin na pang short term lang. Gusto ko na hanggang dulo na. Kaya hindi ako basta-basta ng ligaw. So yun. So, sige. So yun. Tapos ano, like I said yes sa iya, aside sa God has words din, aside sa katong confirmation to courtship, and then I told him na there's a lot of reason all the more na why I'm saying yes to you, nga boyfriend na. It's because, ano, like, these are forgotten prayers na nako. Oo. I give up, ani, because Lord, asa mo ko makita ging ani nga man. Like, dili na ko makita ging ani, and then I even given up on. That's why I entertained and I allow a lot of men to ano pursue me nga na nagpa ano ko, pero wala man yun. 3 months ra gyud ang duration kanang panliligaw nila. Tas sasabihin talaga ni God na no. Tas may ano talaga, walang peace, ganun. Tas yun, tas siguro yung sa atin, yung courtship season is more than 3 months. More than 3 months yung courtship namin. Pag sinasabi ko lang sa kanya, huwag mo na ako sagutin. Sinasabi ko talaga sa kanya, huwag mo ako sagutin. Huwag, kilalanin mo ko. When? But, so yan, hindi niya ako pinesure. Hindi niya ako pinesure talaga. And then, yung nasa courtship season na kami, I started to realize why everything that is ano happening and why are the things that is showing to me is so familiar. It's very familiar. And I realized, I went back sa akong diary, this was the one I prayed for. This was the one I prayed for. And then, una is... Pogi. Sabi ko dito, una is Christ-centered guy, a true Christian. Like, marami kasing magsasabi na, ay, Christian man ko. Pero how they live their lives, ano, hindi nagba-back up sa claim nila. Wala talaga yung lordship ni God. Hindi nag-desire na mag-grow. Hindi nag-desire na i-honor si God. Yung ganun. Tapos, hindi nagsiserve, di ba? Marami mong voice na, ay, Christian ko.
Pero how they live their lives, it's really different. So muna akong number one nga keep pray. And then second is outspoken or nagko-communicate talaga. And he was like that. Like I didn't ask him to tell me this. So siya yung pusang nagsasabi ng mga nandito ako, sino yung kasama ko. And then sinasabihan niya ako ng mga things na hindi ko na kailangan tanungin sa kanya. Automatic sinasabi niya sa akin. So it all the more ano ba sa akin na wow, like Lord, ano, hindi siya yung ano type ng person na wala kami pag-uusapan. May pag-uusapan talaga kami. And then it all the more yung parang naano ako sa spirit, na-encourage ako, siya din, na-encourage din siya. So, both of us are encouraged with one another. So, yun yung nangyayari. And then, I also prayed for someone who's understanding, who's patient, generous. Tapos, inask ko, parang wala naman kung generous to siya. Inask ko sila, Pastor JD and Ate Nikki. And sabi nila na, you know what, fun? Hindi pa ngayon nagtatrabaho si Axl kasi OJT pa man siya na time. Pero we really see that he's a generous man because even with his time, like his whole day sa ministry, he even, ano, yung mga instrument niya, pinagamit niya sa church without anything in return. Yung kanon, tas sabi niya, kung magkakatrabaho yan, kung generous na siya ngayon, all the more siguro magkatrabaho yan, magiging generous yan in the area of ano, money or finance. Kasi ngayon pa lang, generous na siya masyado sa, ano niya, pag-allocate niya ng time pa lang for the Lord, yung ganun. Yan yung sinabi sa akin ni Ate Nikki. And then, gentleman, which I was able to also attest nung nagkita na kami. And then, ano, sensitive with my feelings or emotion. So, ang nangyayari, palagi niya akong nire-reassure. So, palagi niya akong inaano na, ano, hindi kita iiwan. Because, all through, nung during our courtship, I actually told him all of my flaws. I even told him my dark past. I even told him, if ganahan ka ng undang, actually okay ra. Kung dili ni mo ma-accept ni ng mga areas akong life, akong past niya yung ani. Because I came from a broken home. So, there would really be anong instances nga. Ingana, because he was a family person, which I also prayed for. So, dili mi pareha. We're not the same with our background, family background. And then, I also prayed to God na he's responsible, especially with finance, spiritual and other aspect, which I actually as we get to know each other, he said na he was the one handling their family's finance. So I really prayed na he's going to be a man who's open, that he would want to learn and also unlearn mga stuff like that. So and then as we get to know each other, ganun siya, and then romantic, loving. So I've really experienced it because he was serenading me even virtually, and I really appreciate all of those things na ginagawa niya. And then sabi ko dito, dapat mature in my spiritual leader kasi ano din siya, like yung number of years sa church and kung gano din siya ka ano sa church, nagmamatter din sa akin. Because for me, if ever I would wanna end up with someone, gusto ko pareha kami mag-serve sa church, na never magiging issue yung tithes and offering. Tas gusto ko din na me and my house, we will serve the Lord. Yun yung ano ko ba, na Lord, I want na a man who will also serve with me. Kasi ayoko na mag-marry ako, tas hindi na ako papupuntayan sa church, hindi na ako papaservin. So, gusto ko talaga na ganun. And then, ano, humble. So, I think kayo po yung mga ka-attest kung humble ba siya or not. And then, tapos, ito, pinag-pray ko din na magiging best friend ko at the same time, which was, that was the feeling during the time na friends pa kami, hindi pa siya nag-lay down. So, that's why I was so comfortable sa kanya kasi feeling ko, parang best friend ko to ah. Ganun ba? Oo, ganun. Tapos, I only have one best friend sa high school, elementary hanggang high school, that I felt the same.
So, that's why I was so comfortable na, ah, best friend type to, ah, na ano ba, ganun. So, yun, best friend, and then loves to serve God like me, and him being in the church all day, him, ano, doing, ano, yung mga stuff sa church, kahit walang kapalit, ganun ba, and then, diligent, so, I know that he's very diligent. Ano yung diligent? Yung masipag. masipag, so, yon na nung nalaman ko din na nag-working student siya, so yung experiences niya na nag-Jollibee pa siya, yung mga nag-ano siya sa hotel, and then hanggang sa such a point na nag-decide siya na sige, babalik ako ng Lingley school lang, ganon. And then yon na ano, this ito na yung mga ano te, matatawag nila na ay boy pala yung hinanap mo. Ito sila. Sabi ko dito, Lord, dapat knows how to cook. Knows how to massage. kasi si mama kasi te, palagi niya akong ano hinihilot kasi may ano ako sa likod. So, knows how to massage and then wash clothes, and then palagi ko siyang naano na maglalaba muna ako. Kasi ayaw ko talagang maglaba. So, dapat marunong siyang maglaba. And then, eto, sabi ko dito, nilagay ko dito, good looking or not. Wala, bagsak lahat. And then, tapos, pero sabi ko dito, but preferred ang good looking. Pero good looking mo siya. And then, tanda, limpiado na tugawan, which is, ganun siya. Tapos nung nalaman ko na minimalist siya. So, I mean to say, ayaw niya ng kalat. Minimalist kasi wala mang mabili. Minimal talaga. And then, ano, tapos, inano ko dito, dapat, ano, likes music and knows how to play the guitar. Then, ang nangyari is, hindi lang guitar yung alam niya. Alam niya pala lahat. Yes. Doon ako na-shock. And then, last day is, ano, manly, which is very ano specific, knows carpentry, plumbing, oy, electric, etc. Yung mga ganun, which is bibira na lang siya ngayon. And the inspiration why I want a guy like that is my father. And I was so shocked na ganun siya. Na gusto niya pala yung mga ganun. So, if you're going to look at my list, parang imposible na may ganung person all in one. That's why I really decided to say yes, I love her. And then aside na may confirmation from God na ang sabi ni God sa Proverbs na ano, pagpatuloy nyo lang, basta don't neglect the advice daw of the elders. Oh, yun yung sabi ni God. And then ano, sa akin nung nalaman ko yan, yung mga prayers niya yan na 2014 pa. Kailan mo nalaman yan? Nung kami na. Nung sinagot ka na siya. Isa sa sinabi ko talaga sa kanya, thank you. Sinabi ko, thank you na pinag-pray mo yan. Kasi, kung hindi mo pinag-pray yan, baka hindi ako yan. Oo nga. True. Oo, kasi, di ba? Na, yes. Ang ano ko na, salamat kasi may nag-pray ng ganyan na hindi ko naman naanin na... Na parang Superman. Na ano, na parang bang, ino ko na, alam ko na yung list niya. Na ganun. Pero nung nalaman ko na ganyan, tapos nakita ko rin sa akin na ganun, nagpasalamat talaga ako na may nag-pray ng ganyan na hindi ko alam, may nag-pray na para sa akin. Diba? Kasi sa iba, pagka ano, specific, ititigil talaga kasi hindi na eh. Hanggang sa mag-ano na. Pero yung ganun ba na si God, inaano niya talaga na hindi mo pa nakikita, ginagawa ko na. Kasi he was in the making na pala. Sa umpisa pa lang eh, 'di ba? Siko paano nangyari 'yun na ganun yung mangyayari sa akin? Na ganito na yung sa mga ano niya, na ganyan na meaning inaano na pala ako ni God. Minagayad niya na ako. Minamold niya na ako para sa isang tao na 'yun ang gusto din. Oh, yes. Pinagpe-pray. Kaya nga yung pagkaano ko noon, salamat talaga ako sa kanya na may nag-pray na ganun. Diba? Grabe! May pinag-pray din kasi siya specific. Pero ang tumatak lang sa akin, marunong kumanta. Kasi hindi kasi ganyan ang lalaki. Ah, hindi.
But the importance siguro with Axl is yung God-centered ba na babae. Diba? It's so amazing ba? Mm. Listening to your story na parang na-speechless ako bigla with how the orchestration and then paano kami na mold ni God and then yung prayer na kinalimutan mo na. That's why pala there's a lot of no's because you forgot that prayer and then that's I actually decided to stop kasi wala. Impossible. Oo, true. Ang amazing pa nun, ba't sa Bohol? Eh, taga Manila ako. Di ba? Na, yes. Dito pa talaga na mangyayari yun sa Bohol na ayoko hindi dito. Hindi pa talaga taga Bohol. Oo, na ayoko dito. Ayoko dito. Dito kami ng molds. Oo, dito na ako yun. Lugar na makakapag-focus ka. Mm. So yun, yun ang kwento namin. Grabe. Kung paano kami nakakilala. Okay, so paano kayo nag-meet in person? Share naman. Siyempre ako ang ano yan. Kasi ako may kipag-meet. Pandemic eh. Pandemic. Ilang years bago kayo nag-meet or months? Years. November 2022 kami nagkakilala. November 22, 2021. Tapos nagkita kami November 22, 2021. As 1 year. Oh. So pero ang ano nun, grabe yung journey nun. Kasi nung pagkatapos kong mag-lay down, nagpa-plano na kami lahat. Hindi kasi ako yung parabang pag-ano na, ah, okay, kami na, okay na. Uh-huh. Wala na akong gagawin. So ano, hindi. Ang sunod ko na ina na talaga, makabili ng ring. Yes. Ring kagad. Uh-huh. Na parabang kung saan po, kakakilala nyo lang, sure na kagad, no? Diretso ring. Na ano, kasi in the first place, sa pag-lay down pa lang, yun na ang una kong sinabi. Intention ko, makasal. Hindi joke, pinapasukan yun. Mm-hmm. So yun, nag-ano ko na, paano ba ako maka-ano ng ring? Then, pagka-ano nun, syempre, nung ano, papa-Valentine's, ano nga ng, magulat siya kasi estudyante man ako, saan ako kukuha ng pera na pang ano, pang bigisan niya ng, then nagtitipid pa ako. Pero yun, sa akin, hindi ano sa akin yun. Kasi, gusto ko mapakita sa kanya na gusto ko talaga siya. Mm-hmm. Hindi yung parabang porket nakuha mo na, papabayaan mo na. So yun, kinilala ko yung ano nila, yung ano niya, mga friend niya, na hindi ko rin talaga nakilala. Kita ko lang, chinat ko. Nag-effort siya. Chinat ko talaga, tapos ano na, okay lang ba ganyan. So yun, yun nga, February, nabigyan siya ng bulaklak na first time niya rin makakuha ng bulaklak. Mm-hmm. Pero yun kami, nag-ano na ako na makabili ng ring, makuha ko yung ano niya, size. Kinutsaba ko rin yung ano niya, yung kaibigan niya. Kasi yung February na yun, nag-ano na rin ng, yung ring ba yun? Yung pinapasukat siya ng ring. Oo. Yun din ba yun o iba? I think. Na ano, na kasi please makuha, kunin niyo yung ano sukat kasi papagawa ko ng ring. Pero ako, inaano ko na, kasi may, ano man kami na sa church na kinasal, tapos tinanong ko, magkano yung, ano, yung engagement ring? So, ganito, ah, ang sakit-sakit ni. Ang sakit-sakit ni. So, ano? May benta na lang yung kidney niya. So, ang, yan. Pero ako is, ano ko talaga na makuha ko yung ano niya din, papagawa talaga. Yun na yung pinag-uusapan namin na ano, nakuha yeah. Yung size din. Na ganoon na ako na sige. Kung ano yung mga natitira ko pa na pera. Kasi gagraduate na rin naman ako. Yun ang ipangano ko, panggawa. So nakapagpagawa na. Ang inaano namin, paano pupunta? Pandemic. Usap kami na ano, pas ano, meron na akong sing-sing. Sabi niyo, wow, may mga nakano na, sing-sing. Kung mag-ano na ako na yun, diretso na pagkapunta doon, then magpo-propose na ako. Aha. Uh-huh. Sige, oh talaga, sige, ano, sama ako. Ang daming gustong sumama nung nalaman nila. Kahit may mga asawa na gusto nung nila sumama para ma-witness lang ba
na simula ano lang ba? Then nag-ano na kami, sige sige. Kailan tayo punta? April sa ano, sa birthday niya. Ano man, April 6 man, birthday niya. So nag-ano na kami, sige sige sige. Pagka ano, lalong lumala ang pandemic. Hindi kami nakapunta. Nag-level 3. Level 3, so ako. Nanghina ako, sige huwag na lang. Muna. Hindi na tuloy. Tapos, pumunta naman, May. Hindi pa rin. Panghinaan na ako. Sabi ko, kailan na lang makakapunta. Napaisip ako. Mag 1 year na kami sa November. November 22. Doon na, nag-ano na ako na November 22 punta tayo. Kasi ganito, ang sinabi ko na sakto. 1 year kami. First time namin na ano, one day na magiging kami as boyfriend and girlfriend talaga officially kasi kailangan ko pumunta doon para maging official na kami na. Hindi pa yung parang nagsabi pa kami na okay na tayo na. Pero yung pagpunta ko doon, presence ko doon sa magulang niya kasi ayokong maano ba na naging kami na kami lang. Gusto ko na pag ano na makapunta ko doon din makapagpaalam ako na maging official na kami. Nakilala ako ng magulang. Ang pangit naman nun, di ba? Yes. Na kayo, tapos hindi ka pa nagpapakita sa magulang. So, yun yung ano ko. Pero ang plano nun, maging kami one day para kinabukasan engagement. Nag-chat na ako sa mga kaibigan niya ulit. Kasi excited sila, birthday pa lang niya. So, sige, sige, anong gagawin namin? So, hindi natuloy. Okay, sa susunod na lang, may time pa. Yun na, yung 22. November 20 kami, pumunta. Walang plano. Kumbaga, sinabihan ko lang sila na, ano, kailangan ko lang bulaklak. Ano lang, bulaklak lang. Kailangan, gusto ko lang si Isma, ano lang, propose na, tapos bulaklak, okay na, ganyan. Okay. Para makapag-propose. Pero sila, hindi. Basta babae. Hindi pwede sa amin yan. Dapat may plano. Sabi ko, hindi kayo sila magplano. So sila nagplano ng engagement. So nag-ano talaga ako na, ano, trust sa plano nila. Kasi yun man, na sige, sila magpaplano. Edi, yun, sige, susunod lang ako. So yun, November, nakapunta kami. Ang nangyari, dalawa na lang kami nakapunta. Ako, tsaka si Kuya Bill. Kasi, nakapunta. Sa sobrang dami gustong pumunta. Kasi yun, wala nang plana. Oh. Diretso na sila. Diretso na. Ang dami na rin ay parang ano, nabisi na rin sila. Yung mga gustong pumunta. Yun, punta kami. Then yun, ang unang pagkikita namin. Ang akala nila mako-awkward kami sa pagkikita. Syempre, first time magkikita yes. Personal. Kahit ako sa akin, hindi ako ano na mako-awkward. Ang inano ko siya mako-awkward. Pero kinabahan ka? Hindi. Pagka ano pa lang, grabe yung biyahe, then siya pa susundo, at saka yung church community din sa Dumaguete. Sila kilikilig, sobrang kinikilig sila yung mga taga doon, nag-video pa nga. So pagkakita, ay, ikaw pala yun. Ikaw pala yun. So yun, yung una, syempre may awkward na una. Pero pagkapasok na sa ano, sa kotse na magkakasama na, yung sabi ng ni Kuya Bill, yung kaibigan ko na, parang kayo na talaga, kahit una pa lang na magkasama kayo, yun, walang ano talaga na, kami talaga. Kami of course. Na. Then pagkatapos nun, kinabukasan, ano sa mga kaibigan, pinamit ko siya sa mga naging kami ano, na, tapos ang dami nag-celebrate sa, ano, sa Facebook na, one day, wow, nice, congrats. Tapos, pagka kinabukasan, yung plano nga nila, Engagement. Hindi ko pinapahalata sa kanya na mag-engage ako. Hindi mo din alam. Wala ka dito lang included. Wala. Kasi grabe ang nangyari po, ano, yung leader namin sa church, inano nila, suggest nila, dito na lang tayo kakain. Kasi gusto namin makapag-dinner sa mga couples, na close ko, accountability ko. So, pinamit ko sa kanya. So, yun, pinamit ko sa kanya yung mga, ano ko, accountability partners ko. Tapos, gusto ko din na makilala siya, yung ganun ba. And then, nangyari is, sinabihan ako na, doon tayo sa place na to,
Tapos, inano ko, dadalhin ba yung mga kids? So, yun yung concern ko. Okay. So, hindi kami pumunta sa place na may mga stairs. Okay. Kasi ayoko na maano yung mga kids, ma-harm. Which is, ang plan pala nila is dun sa yung may mga stairs. Kasi para maganda. Uh-huh. Oo. So, ang nangyari is dun kami sa, nagsanggyup kami. Kasi alam ko gusto din yun ng sanggyup. Oo. So, yun, nagsanggyup kami. And then, ang hindi ko lang magets is masakit tiyan niya. Marami siyang marami siyang parang hindi ko maintindihan sa kanya. Yung gano'n, tapos ayaw niya kumain. Alam ko, mahilig ko siya sa sanggyup. Tapos hindi siya kumakain. Tapos ako naman nagra-rap sa kanya. Uh-huh. So, may iba na pala siyang plano. Yun na pala yun. Uh-huh. So, sa mga taon na yun, kinakabahan ka na. Oh, meron. Nakabahan talaga. Siyempre. Diba? Pero yung mga din, sila excited din, yung mga nandun sa sa dinner na yun. Mm. Siya nalang kumakain. Ako yung pinakalas. Huminto na lahat. Huminto na lahat. Okay. Oo, kasi... Wala ka napansin. Wala. Imbis na gusto pang umorder, huminto. Oo. Pero sanay na ako palagi yung last na kumain. Oo. Kasi palakain talaga ako din. Oo. Kaya lilitan ko na lang kasi matagal akong matapos kumain. So yun. Yun, nag-enjoy ako sa food ko. Tapos sila pala may iba na pala plano. Busy na sila. Kasi kontsaba ko lahat na nandun sa sa dinner na yun. Kahit yung mga niya ba. Wala ka ding kutub or anything? Wala. Ang iniisip niya ngayon sa pangalawa ko. Ang iniisip ko is since anniversary man namin, yung day na yun na nagsanggyup, ang ko lang is, siguro isa-surprise niya lang ako. Yun lang. Oo. Pero walang engagement thing. Wala. Wala yun. Hindi yun, never yun sumagi sa mind ko kasi kakakilala lang namin. Oo. Okay. So, yun na yun. Yun. Anong reaction mo? Yun. Pagkatapos ng kain, andun na yung mga kaibigan niya ba? Kasi ang inano ko talaga na mga nandoon sa mismong engagement is yung malapit sa kanya. Na yun, na pumunta sila kasi sila man naka-witness sa first hanggang sa last ng sa engagement mismo. Starting kaya, courtship natin. So yun, sila mismo na gano'n na ay, maganito ka. Asan ako titingin? Artista ang Tepa. Ala, thank you. Murag love song, murag apriya. Tayo na yung panalam song. Uy, ay, siya na pinito ka. Okay. Wala kong pangako. Ito naman yung pangalawa. I'm not ready. Nahilak. Ah, ay, wasu! Ba't isusuot? Left. Left. Oh my God. Left. Hila ko To answer your question, what did I felt at all? Since I've said yes sa pero inano ko talaga din po ate na sinabi ko sa kanya seryoso. Like nagano talaga ako ba na nag-lay down siya ng ring ganon. Seryoso? Oh, seryoso! Seryoso. Hindi, magsasangla lang ako. Tinanong ko ulit siya. So yun, una, hindi ba siya nag-sink in? Uh-huh. Oo, hindi ba siya nag-sink in? Pero sabi ko, oo, syempre, oo. Kasi nag-yes ako sa kanya sa courtship.
tapos sa being in a relationship tapos hindi ako mag-oo sa yes, ano. True. So, nag-oo talaga. Oo. Mm. And then, yun, tapos, ang ano pa, napaka-funny is, nagka-epic fail para yung proposal niya. Kasi, yung flowers, dapat yun lang unang ibibigay. Oo. Tapos, ang nangyari pala, may balloon na, Will You Marry Me with lights. Oh. Yung ganun, hindi ko napansin na may Will You Marry pala yun. So, parang, ano, dinala yung dalawa. Tapos, yung ano ko lang is, sinurprise ako ng flowers. Yes. Yun lang. Okay. Oo. Thank you ako. Then, picture kami. Tapos, bigla na lang, may isa pa pala. May kasunod pa pala. So, akala ko lang may surprise na balloon. Yun lang. Tapos, yung ano pala, yung balloon pala, may nakasulat pala na Will You Marry Me. So, doon na ako na, ala, proposal pala to. So, doon na nag-sink in. Tapos, doon na ako umiyak. Doon na ako umiyak na nangyayari na pala to. Na, ano, na magpo-propose siya. Tapos, ang inisip ko is hindi din siya magpo-propose kasi, ano, may mga ano pa man siya sa church, yung plans niya, yung ano, sa pag-full time, yung ganun. So, ang ako, support lang talaga ako sa kanya. Support lang talaga. Yun. Tapos, hindi ko inisip na mag-ano siya. So, yun yung engagement namin. Pero, ano siya, no, na... Ano pa rin? Nakaplano pa rin ba kay God? Kasi kung hindi ganun yun, parang naplano talaga kasi is one day lang na makita kami na ano na maging kami boyfriend girlfriend then kasal. Ano? Engagement. So, engagement para ano ba, unique, ganun lang. Pero hindi pa pala yun, nadagdagan pa. 1 year naging kami, 1 day naging kami boyfriend girlfriend. Then, pagkatapos din ng 1 day, engagement. So, may nadagdag sa plano. Yes. Na ano, na ganun. Na para bang kung sa ano pa, boyfriend, girlfriend, congratulations! Kinabukasan, congratulations ulit! Kasi engagement na. Na sila, ang dami na shock ba? Even yung mga katrabaho ko na... Kaka-engage? Kaka-boyfriend, girlfriend lang. One day, tapos engagement talaga. Well, Axl was in the maghete. Kami lahat dito nag-aabang. Nag-aabang sa post lahat. Nakita na! Kami nalagay si Ma, change profile na! Grabe, ganyan kami ka-excited. Grabe taong ka na, we've been looking for this moment bang mga mate mo. Nahala, this is it, good. Even the people all around me are rejoicing. Even the Christians and non-Christians are rejoicing because they were really thinking na I will become kulay. Or, because I was so picky daw. Mas lalo ako. I was so picky. And then, they're always teasing me na I will become, dalagang kulay. And then, siguro, if we advise the, Next generation, the single ladies, the single men. Ikaw sa single ladies. Sige, ikaw. Yes. Sige, kayo. Kasi kayo may nag-aantay. Sa men din yung intention. Siguro, sa single ladies, if ever there's a lot of things that I can advise is, siguro, you don't settle for less. You don't settle for less. You really pray for what God is putting in your heart na desire na ganito yung specific man that you want to marry. And wait. Actively wait. So, we say actively wait is, you will definitely serve God kahit walang in return or mapapansin ka or not. You actively wait because you're not doing it for men but you're doing it for the Lord. And then, grow in your walk with God because at the end of the day the things that you're preparing for nasa growing season mo yan, so walang nagpe-prepare na mangyayari agad. Mangyayari agad, dapat nag-prepare ka. Yung preparation hindi man siya na maliit lang, actually mataas yung preparation time. So i-maximize mo yung time na mag-grow ka, maging content ka, maging good steward ka,
maging ano ka na mag-grow ka ano personally, and then yung siguro yung mga ano mo, yung characters mo na you think ano na Lord, this is not honoring sa'yo, i-work mo yan. Mag-grow ka as a person, mag-grow ka even siguro from skills, talents, at least hindi wasted yung pagiging single mo. And then I would really say na ano, explore while you are single, not yung bad exploration, but you explore na, you travel, you learn things, you enroll to this, you enroll to that, at least nagawa mo siyang lahat while you are on single na season. So me, I really had a bucket list na gagawin ko while I'm single. So nagawa ko yun bago ko siya nakilala. That's why I don't have any regret. I even traveled alone domestically and internationally alone. And I even visited places and I met different people. Ganon. And then, ano, na siguro sa mga women out there, ano, you wait and at the same time, you pray. So, actively wait and pray. And then, don't settle for ano na, mamimit ko tong guy na to, basta nagpray lang ako pero hindi ka lumalabas. So, engage ka pa rin. Like, you join fellowship because doon mo makikilala yung mga tao, doon mo makikilala yung mga boys, kung ano. Pero hindi yung ano na nag-hunting ka, but makikilala mo yung mga tao because ano, those people or let's say yung men or other people, even ikaw, makikilala ka nila for who you really are when you're serving, when you are actually not on your best. Kasi diba pag boyfriend, girlfriend na, or let's say magko-courtship na, ano, they will always give your best foot forward. Pero kung nagsiserve lang kayo, do you think magme-makeup yan nagsiserve? Or do you think nagpapa, ano yan, nagsiserve? So at least, by doing that, nagsiserve ka, makikilala mo yung tao, ganito pa rin personality nito, mga ganon. Pero hindi for the sake na you're doing ano, yung hunting, ano, men hunting, ganon. But, yun, makakapag-engage ka ba? Makikilala mo kasi, yun, makakilala mo yung mga tao. Then, maano mo din na, ano, may mga things na siguro maganda if, ano, siguro, na sa amin, yung story kasi namin, hindi kami magkasama sa church, pero I know that he's actively involved. Me as well, I'm actively involved. So, both of us fulfilling God's plan sa amin, yung, ano, individually na single. Yes. So, I would really say, maximize your single years. Kasi pag dumating yung season na ikokol na kayo ni God, sa season na magkakaroon na kayo ng relationship, it will just be, like, very fast, like, kung ano yung nangyari sa amin. So, in-enjoy ko lang yung waiting season ko. Oo. And then, I would really say na, pag si God, may na-perso sa'yo, huwag kang say yes agad. Let that person, let that man, pursue you in the Lord. And then, have a word from the Lord talaga. And then, have a ano ba, a clear ano foundation kung ano yung gusto ni God, and then ano, obey kung sabi ni God no, because God will honor your no's or your rejection. So I even cried, Lord, ganaan na ko ani, I want this person, gusto ko na to siya ito, pero sabi talaga ni God no, it's a resounding no. I even ano, believe that it was really the Holy Spirit telling me during that time that I was arguing with God. Na palagi na akong, ano, palagi na akong kinokorek ni God sa Bible, sa words niya. Tapos hanggang sa dumating yung time na I suddenly, ano, woke up because I hear a voice telling me, don't be selfish. Don't be selfish. And then kinabahan ako kasi sino nagsabi nun? So, sino sabi nun? And then that was repeated 3 times. Do not be selfish. Do not be selfish. Do not be selfish. So, I decided to really obey God. So, if God will tell you no, then obey. Don't wait for such a point na God will speak to you. Siguro nakakatakot yun. Kaya natakot na talaga ako, Lord. Sige po, Lord. Hindi na po talaga. Hindi na may feel it. So, yun. I decided to listen. And yun. Don't wait na
you will be invested, you're emotionally invested before you would obey God. Because if God would really tell you na that's not the man that I want for you, then obey. Because delayed obedience is still disobedience. And then, if ever God is telling no to you, it only means that He's preparing someone or He's actually intervening so that He will not be with the wrong one. Because how will the right one come in if you're still with the wrong one? So yun, okay na. Late na tayo. Galing naman sa man. Sa man? Sa akin, hindi ko rin alam kasi hindi naman talaga pare-parehas ng pare-parehas ng love story or yes, mga ginagawa. Pero kung sa mga man, dapat pare-pareho tayong may God. May relationship kay God. Kilala mo creator mo. Kilala mo si Jesus sa Bible, hindi sa sabi-sabi. Ina-apply mo yung word niya. And nag-obey ka sa gusto niyang gawin. Di ba? Ang maano ko lang talaga sa mga sa next generation, kung yun nga, na gusto ko rin talaga masabi sa kanila, be a man. Be a man. Hindi boy. I know, may mga talaga na gusto kong ganito, na dapat sikat ako sa mga babae, na kilala ko na, ang pogi, mga ganyan. Pero panlabas lang yun. Yung loob mo, hindi ka okay. Kasi wala ang creator mo na ito dapat mong gawin. Kumbaga, sarili mo lang yan eh. Parang okay yan na maging gwapo, na mag-ayos. Pero ang pinaka-okay sa lahat, yung okay ka sa loob. Inside na kung sino, si God na nasa sayo. Si God na mag-ano sa'yo na, anak, ganito dapat. Ganito ang mag-ano sa babae, igalang. Diba? Kung anihin pa sa tumatak talaga sa akin. Kasi ako lang naman talaga lalaki sa amin. Tapos, ano pa ako sa mama ko, na kung ikaw, magkakaroon ka ng girlfriend sa mga ano na talaga, unahin mong mama mo kung okay ka ba sa kanya. Yung relationship mo sa kapatid mo na babae, sa mama mo, or nagpapakitang tao ka lang sa girlfriend mo. Kasi dapat, unang-una sa mga lalaki, sa family nakikita kung ano ka sa kanila, kung paano ka mag-serve, kung paano mo sila ginagalang. Kasi kung ano ka sa family mo, ganun ang magiging mangyayari sa iyo, na kahit pilit mong itago sa kung may in a relationship na, lalabas 'yan. Lalabas at lalabas 'yan kasi ganun ka eh. Ganun ang ginagawa mo sa bahay eh. Lalabas 'yan. 'Di ba? Pero sa in, cultivate mo yung good relationship. Good relationship mo sa family. Kasi, yun ang ma-apply mo sa next season kung mag-asawa ka na sa mga in relationship ko. Then, syempre, ang pinaka-importante, kilalanin mo ang maker mo, si God. Kasi, sobrang talaga na kung ano yun lang sweet, si God. Kasi ang lalaki, minsan allergic sa sweet eh. Pero, si God, kahit yung pinakamasakit na sinasabi niya sa'yo is sweet siya. Kasi para sa'yo yun. Na, yeah. Ang ano ko talaga, unahin mo sarili mo. Na hindi parabang all about you lang. Unahin mo sarili mo na mag-grow kay God. Then, unahin mo yung mga plans mo na, Lord, ito ba plans mo sa akin? Ito plans ko, Lord, na ganito. Pero kung guluhin niya ni God, huwag ka magalit. Parang yung nangyari sa akin. Guguluhin niya yan kung hindi niya will yan. Diba? Kasi may gusto siyang gawin sa'yo na for your good. Pero, kilalanin mo siya. Hindi mo man malalaman yun kung hindi mo siya kilala. Diba? Then, huwag ka lang yung puro attend lang sa church. Maging active ka sa church. Yun. So, sa next generation naman na wala pa dun, ganun din. Active sa church. Kilalanin mo yung maker mo. Kilalanin mo. Basa ka Bible, hindi lang basa. Anihin mo talaga na, I understand. Understand.
quiet time, then relationship mo sa mga people. Kasi kapag single ka, ito ang pinakamaganda sa single. Ang dami mong pwede makilala. Wala ka pang ano ba? Wala ka pang ano ba na hindi mo na ako pinayagan sa magulang, may ganun man. Pero kung malalaman ng magulang mo na okay yung sinasamahan mo, why not? Di ba na ano, papayagan ka talaga? Papayagan talaga. Oo. Pero yun ba na, yan, lalo na to, kung nag-aaral ka, focus sa school. Kasi minsan lang ang school. Pero na lang kung gusto mo tumambay sa school, hindi talaga okay yun. Na minsan lang ang school. Pero ang ano, at saka minsan lang maging single. Akala kasi ng iba na, single na ako, mga ganyan. Wow, 20 years old ka lang o 25 years old ka lang naging single, pero yung kasunod nun, kung mag-asawa ka na, hanggang abang buhay na yun. Ang tanong, na-enjoy mo? Na, porket 20 to 30 na wala ka pang ano, ibig sabihin, kailangan mo na talaga mag-ano. Hindi, enjoy mo muna. Kasi minsan lang yan sa buhay. Pag nandun ka na sa ano, sa married life na iba na, siya na focus mo si God at saka ano. Pero sa mga ano, single pa, pursue God, kilalaan mo talaga si God kung sino siya. Kung sino siya sa Bible. Hindi yung parabang, kilala ko si God sa, para sa akin lang. Sabi hindi. Mama, iba yung para sa'yo sa sinasabi ni God sa Bible. Okay. Kung sino siya. So yun, na hindi ako, parabang sobrang blessed ako na lumaki ako sa Christian na ano, na family. Kasi foundation na yun eh. Mas okay din kung sa next generation na ano, na nakakita nito is foundation, buuhin talaga kay God. Yes. Kasi ang pag may ano ko kay God mismo, hindi ito yung parabang ito yung makukuha ko kasi kailangan ko si God, kasi may kuha ko to. Hindi. Siya pa lang, siya ang ultimate. Siya ang pinaka ano, kasi ang kasunod nun, blessing ka na sa people. Blessing ka na sa magiging relationship mo. Magiging blessing ka sa kanila kasi maano mo man kung sino si Christ na babaguhin ka rin niya. So magiging blessing siya kung ano yung pagiging single mo na mas ano yung ulo mo na galitin ka, tapos anihin niya ni God, ayusin ka, anihin ka ni God, i-grow ka sa ano man, magiging patience ka na ano, blessing siya sa next, sa ano mo, magiging ano mo, in a relationship sa hanggang sa then kung mag-ano ka naman, magpo-pursue ka, clarity sa babae. Yes. Tao din yan. Oh, yan. Hindi lang yan about sa'yo na porkit ano ka, bigay mo lahat na ano, na para mapasaya mo siya maano. Pero tinatago mo pala na ano, maging ano ka. Clear ka sa kanya na hindi yung puro paramdam. Kung gusto mo yung tao or ano, lay down. Oh, lay down. Oo, lay down. Na sabihin mo ka, man up. Ligawan mo ng ano, ng maayos. Hindi lang the right intention. Hindi lang fling-fling. Oo, wala yan. Dapat wala yan. Hindi kasi hindi lang naman ikaw yung may nararamdaman. Nakala mo ikaw lang na dapat maano ko, tumapasaya ko siya para masaya ako. Tapos yung pala pagsating sa dulo, walang clarity. Kawawa ang babae. Don't go with the kasi, trend, di ba? Hanging sila kung ihinto mo. Akala mo feelings mo lang importante. Feelings din nila, uy. Diba? So yun, clarity, then next is, yun, ayun nga, relationship kay God, clarity, then ang pinaka ano ko talaga is, maano ulit sa mga lalaki ba? Yung marunong magpanday, mag-ayos ng bahay, kasi nawawala siya ngayon. Kasi, ang kumbaga sa mga, ang naano ko ba, yung sa mga kumano na nasa 30s na, yung mga nakapag-asawa, nagsasabi sila na, ala, kailangan pala ito sa bahay. Ang saya pala nito magmartilyo, ang sarap pala mag-ayos ng ano, doon mo pala marirealize kung kailan kasal ka na. Mas okay kung sa mismong ano na mismo pa na kaya mo pang gawin na kung ano ka, kung may trabaho ka, makabili ka ng ano, sarili mong, ikaw gagawa, sarili mong upuan, mga ano, naka-enjoy kaya. True. Ito Naunti-unting nawawala sa mga lalaki. Yun, actually hindi siya nakapagod kasi pag nabuo mo yung isang bagay na gusto mong magawa, grabe, masaya. Satisfying. Satisfying na ginawa ko man tong upuan, ginawa ko man tong lamesa. Kung nasa kung may family ka na, nakagawa ko upuan, mai-enjoy niyo. Mai-enjoy niyo yung family, di ba? Yes. Then, and then may value. May value kasi.
Ah, gamit sa bahay. Hmm. Kasi gastos din kaya kung hindi ka marunong, papagawa ka, papagawa. Papaayos nito. Paayos na naman ito, ganyan. Pero kung ikaw na marunong, di ba, matutuwa ang, ano, ang asawa mo na, oh, ang galing naman ang ano ko, marunong siya ng ganitong bagay. Lahat-lahat, all around you, husband. So, yun. Wow! Thank you. Thank you, bro. Thank you, God. Welcome, Thank you.